Kalaban sa network. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. December 21 nang suspindihin ng National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI sa radyo at telebisyon. Ito ay pagkaraang ipasa ng kamera ang resolusyon na naghihimok sa NTC na suspindihin ang network dahil umano sa mga paglabag. Bagay na para sa SMNI ay hindi katanggap-tanggap, lalo pat hindi nabigyan ng pagkakataon ng network na makapagpaliwanag at sumagot sa show cause order ng NTC bago ang pagpapataw ng suspensyon. Matatandaan na kasunod ng pag-i-issue ng NTC ng show cause order para sa network ay nagpalabas agad ito ng suspension order na immediately executory. Lumalabas na bago pa ang pagdinig ng NTC sa mga ligasyon ay nagpalabas na agad ito ng kaparusahan sa network. Kaya naman Huwebes ng umaga, dumulog na ang SMNI sa pamamagitan ng mga abogado nito na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico sa Court of Appeals o CA para ireklamo ang NTC. Naghain ang network ng certiorari at mandamus na may kalakip na apila na magpalabas ang CA ng temporary restraining order at preliminary injunction para sa pagpapatigil ng implementasyon ng suspension order. Pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Sinupil nila ang aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari mas ikarino man dito ngayon sa press conference na ito. We were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito, inabuso po nila yung kapangyarihan nila. Ayon sa mga abogado, maling-mali ang ginawang pagtalima ng NTC sa resolusyon ng Kamara, kaya hindi nito mandato na sumunod sa dikta ng legislatura. Gumagawa sila ng desisyon ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yon, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila, ginive up nila yung bataan at niyakap nila ang kamera. Mali po yon, maling-mali. Nawalan sila ng independence. Hirit pa ng kampo na kung may nilabagman ang ilang programa ng SMNI, ay hindi dapat madami dito ang buong network. Dalawang programa lang sa SMNI ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network? Ang ginawa umano ng NTC ay maaaring magdulot ng chilling effect sa iba pang mga mamahayag sa bansa. Anong epekto sa lahat? Sa industriya, sa ibang mga radio station, sa ibang TV stations, sa mga dyaryo. Anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa Office of the Speaker. Yun ang ano eh. Bawal pala mag-criticize sa members ng mga ng kamara. Yun ang epekto nitong ginawang pagbubusal sa SMNI. Sa kabila naman ng suspension, ay mapapanood pa rin sa mga social media sites ang mga programa ng SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Alright, Attorney Sal, ano nga masasabi mo dun sa naging hakbang ng SMNI sa pagkapatupad nga, no, o pagpataw ng suspension ng NTC sa network? Klarong-klaro naman ang ating posisyon dyan dahil the very day na lumabas yung suspension na yan ay nagbigay na tayo ng payag dyan at nagbigay din tayo ng pagpuna sa ginawa ng NTC at sinabi natin this is a direct assault to the freedom of the press sapagkat hindi lamang ito ay assault ng freedom of the press. Ito po ay paglabag sa tinaguriha nating at sa jurisprudensyang tinatawag na due process of law na bago mo bigyan ng kaparusahan
ang isang tao, isang entity ay kailangan bigyan mo ng pandinig sapagkat maliwanag ang sinasabi ng saliging batas that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And due process means, as we have repeatedly said, is it hears before it condemns. Kaya yung pagpataw ng 30 araw na suspensyon nang wala malang pagdinig ay yun po ay labag sa kalayaan ng pagpapayag at direktamenteng paglabag sa due process clause ng saliging batas. Yung NTC, palagay ko, ang iniisip nila na nagkaroon ng due process kasi yung House of Representatives ay nagkaroon di umano ng pagdinig. Eh ang problema, hindi yun ang pagdinig in contemplation of the due process dyan sa administrative case. Kasi yung administrative, kahit na sinasabi na hindi applicable, stricto yung ginagamit sa juridikatura, kinakailangan pa rin magkaroon ng tinatawag na notice and due hearing. Binigyan mo nga ng notice, pero sinampal mo agad ng 30-day suspension. O hindi, nasaan ang due process? Kaya tama po yung ginawa ng SMNI na tumakbo sa Court of Appeals upang mapahinto ang pag-aabuso at pag-salakay sa kalayaan ng pagpapahayag at sa paglabag. All right.